Makailang beses nga daw na dinisrespect ni Kyrie Irving ang kanyang former coach na si Steve Nash. Pero bago natin yan pag-usapan, ito munang sinabi ni Chris Broussard. Sabi niya si Luka Doncic daw will absolutely have a better career than Kevin Durant. Sabi niya, KD has never led his own team to a championship and I think Luka will multiple times. Yan nga ang paniniwala ni Broussard sa future na ito ni Luka. Kaso sa payag niya ngang ito ay maraming NBA fans ang umalma. Nakalimutan na ba nga daw ni Chris Broussard kung sino talaga si Kevin Durant? Ngayon daw ay alam natin na medyo struggle siya pati na rin ang kanyang team. Pero huwag nga daw nating kalimutan si Kevin Durant na nasa Oklahoma City Thunder pa. Multiple scoring champion, MVPs, tinulungan ng Thunder na makapasok sa finals at marami pang achievement na hindi pa nagagawa ni Luka. Magaling, oo, itong si Luka Doncic at meron siyang potential na mas maging better dito kay Kevin Durant overall sa kanilang buong karira. Pero dapat muna siguro na patunayan muna ni Luka Doncic yan dahil parang masyadong maaga pa nga para sabihin ni Chris Broussard na itong si Luka ay magkakaroon nga ng mas better career kesa kay KD. Kayo mga idol, ano ba ang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan. At pag-usapan naman natin ang payag ng isang NBA executive na patungkol dito sa team ng Lakers. Sabi niya, look where they are now and tell me when they are going to have a chance to compete for a championship again. Sa tingin ng NBA executive na ito na wala ng chance talaga, itong sila LeBron, sila AD na manalo pa ng title. At so far this season, yan ay katotohanan. 2-9 ang kanilang record at kinakatakot pa na hindi na naman sila pumasok sa playoffs pati na rin sa play-in. Magkakatotoo itong sinabi ng NBA executive kung walang gagawin itong sila Jimmy Butler, sila Rob Pelinka para ma-improve nga ang team na itong Lakers. At ngayon nga ay pag-usapan na natin ang balita patungkol kay Kyrie Irving at sa pang-disrespect niya nga sa kanyang former coach. Sabi nga ng NBA scout na ito na parang nakatutok sa team ng Brooklyn Nets na ilang beses nga daw na itong si Kyrie Irving ay hindi pinansin yung play calls na ito ni Steve Nash. 10 times nga daw na ginawa yun ni Kyrie Irving in one game. Sabi ng NBA scout, I couldn't believe what I was seeing. Nash would call something and he'd run the opposite. I've never seen anything like that. Nagulat ang scout mga idol lang hindi pakinggan ni Kyrie Irving ang kanyang coach. Which is talaga namang nakakabastos, sobrang disrespectful para nga sa isang head coach. Hindi na nga nirespeto ni Irving yung posisyon na ito ni Steve Nash at ginawa niya kung ano ang kanyang gusto. Itong report niyang ito ay pagbibigay tibay lang dun sa payag ni Steve Nash nung bago siya umalis sa team ng Brooklyn. They are not responding to me. Hindi na nga daw nakikinig yung kanyang mga players sa kanya. At mukha ngang isa dun si Kyrie Irving. At iyan nga siguro ang dahilan kung bakit ang team ng Brooklyn last year pati ngayong season ay nag-i-struggle. Dahil wala nga pagkakaisa sa team mula sa mga coaches, sa mga players ay parang watak-watak nga at hindi maayos ang kanilang mga relasyon. Pero ngayon nga ay good news dahil may bago na nga ang head coach ang team ng Brooklyn Nets na si Jack Vaughn.